What's up, Team Arlene TV Vlog, sa aking mga new followers. Maraming maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng aking content. So anyway, nandito po tayo sa aking place kung saan talaga ito ang aking natatanaw tuwing umaga. Ayan. Ayan, so banda dong kabundukan na yan. So muna nalilibutan po kami ng mga kabarkuhan. Ayan, so ito po yung laging tambayan ng aking alaga kung saan dito po kami naglalaro. At ito na rin po ang aming building. At doon po sa kabila naman, yun naman po yung pagbaba ng train na namin. Ganun. So tara, libot tayo mga Lodiwops. So from there, sa aking playground, ito naman po ang aming area kung saan pagkailangan namin ng pababa. So ganun, kaya kailangan pagpupunta ka o may pupuntahan ka 10 minutes, kailangan nakababa ka na kasi dito pa lang sa building nyo, sobrang dami ng kakaining oras. So ito na nga mga Lodi, nakababa na nga tayo. So ito yung pinaka ground floor namin kung saan naman talaga ay ito na yung light rail, customer service center. So makikita nyo na po talaga pagbaba ng aming building, ayan na po ang mga transportation. Opo. So napaka convenient naman po talagang gamitin. So yung mga pupunta po dito sa Hong Kong, may guide naman po talaga. So hindi rin po tayo mahihirapan. Even that some of machines here na kailangan mong gamitan kapag ikaw pupunta ng sa mga bagay-bagay, mga ganun, lalo ng mga train, ayan. So dito makikita naman po ninyo ang monitor kung kailangan mo ilang minuto na lang darating yung train na yan, katulad niyan. Ayan, naka-indicate po dyan ang oras. At ang kagandahan pa po niyan, nakikita po ninyo yung ano, yung weather forecast din niya, ayan, kung ano yung lamig, init, ganun, tsaka oras, so talaga naka-indicate po talaga lahat siya dyan. So since makikita nyo ang mga damitan ngayon ay talagang pang winter naman talaga, opo, so maaga pa lang talaga hanap buhay na to the max kahit Sunday, opo, ganito po talaga ang kalakaran ang buhay dito sa OFW ng mga residente, opo, so ayan, So since ako ay dito na tatawid sa train, okay, so libot ko po muna kayo sa mga bagay-bagay niyan. Makikita at matatanaw ninyo ano ang style ng industriya talaga, kalakaran or place nila. Isa rin kasi sa lugar namin ang dinadayo dito ay ang Butterfly Beach kung tawagin, kasi nga talaga naman napakaganda at nakaka-relax. So ganito po, ito po naman po yung area, yung public place nila. Ayan ko saan nga nagbabanding-banding ang mga anech. Ayan, mga Lodiwops. So at the end, sa kabila naman yung mga restaurant. Tapos kung nagkikrave ka naman, mga Filipino store, meron din po dito sa loob. So ayan, nilibot ko na kayo. Huwag malito, nasa Hong Kong tayo, char. Kasi may pagkasimilarity rin po talaga ito sa place natin sa Manila Bay, kung tawagin yan. Ayan, mga Lodiwops. O, diba? Ang lakas naman talaga maka good vibes. So sa loob niyan, yung mga anachabilihan ng mga kuan-anern. Ito naman yung isa sa dinadayo ng tourist dito. Kung saan naman talagang pwede silang mag-key. Ayan. At the same time, pwede na silang mamasyal kasi sa kabila nito, seaside type na po siya. So meron po isang samahan ng mga oldies. Oldies talaga. So pasensya na yun talagang kailangan kong gamitin term. Ayan. So dito pa lang, nakikita niyo yung kakaibang mga kapunuan. Ayan, so maaga pa lang, mga nagchichikadora na sila, tea, ayan, mga Lodiwops. Ops, diba, malaya ang mga ibon dito. Kasi naman talaga ang ganda ng mga puno. May mga nakalambitin pa siya, ayan. Hindi ko lang kung akasya ang tawag sa atin dito. Tara, punta tayo. Meron doon yung parang yung dulo niya, may pula-pula. Ayan mga nagkalat ang mga ibon. Ayan. O, so, ito naman ang mga T-type. Mga tourista. Ito naman po sa area ang seaside. Ayan.
Ayan, so ito po yung area na parang Manila Bay natin. Oo, so nandito po may mga nakagandahan po dito sa Hong Kong. Meron po talaga sila nakaseparate ng mga bangko kung saan yung mga nagpapahangin, na ganyan. Meron sila upuan, pabasa-basa din pag may time, ganun. Tsaka maganda ipasyal ang mga bata dito. So napakalinis din po talaga ng tubig talaga. Ayan. So 15 minutes from my place, ayan, mararating mo na yung Butterfly Beach kung saan ay mayroong mga barbecue na nagaganap. So since wala pa tayong time para dyan, para kayo ay ilibot ko. Ayan, oh, mga lodewops. So ito ang isa sa dinadayo, ayan, mga kainan. So ayan, ito yung mga jogging place. Ayan, pwede rin po kasi sa dulo nito talaga ng mga makikita mo talaga yung kagandahan sobra. So kita naman ninyo ang mga puno, ayan. 'Di ba? Talagang fresh air. So kapag binaybay mo na 'yan, makakarating ka na talaga sa beach. So anyway, balik na tayo mga lodewops. Dahil kailangan na natin mag-travel at ako ay may meet up pa. So paano nga naman ba talaga tayo makakarating doon? So mamaya tayo try natin mag-live. So shout out sa aking mga lodewops, yung kakasubscribe pa lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Ay, diba nakaka-relax yung mga ibon. Ayan na sila. Ang lalamig na, pormahan pa lang. Ayan. Sa umaga mga chikadora yan. O diba? O pormahan ni kabayan. So ayan na mga lodewops. Ayan ang aming tower. Diyan. Diba? So ang kagandahan din nila dito, hindi mawawalan ng public toilet. Ayan. So nandito sa Chun Mon Ferry Pier public toilet. So naka-indicate naman siguro, di ba? So, kaya yung mga pupunta dito, talaga ng mga gusto nila kasi nga kapag ka nagpunta sila sa beach, meron silang mga agad na mapupunta na mga public area na lalo ko sa mga ganung emerald. Di ba? Tapos paggabi naman dito namin nakikita isa't isa yung mga kabayan natin. Nakatambay dito sa public na yan. So, opo ang ganun. Ganyan si Manang, si Lola. Ganyan lang, pahangin. Ngayon ang daily life dito at isa sa place kung saan sa Wuchu Road pala. So ayan, ito naman po kung makikita niya may isang lineup ng bike kung saan inilalagay po nila ang kanilang bike at babalikan na lang po nila pagkatapos ng kanilang trabaho. So ayan, nakalock naman sila. Kasi may nakalagay naman legally parked bicycle. Ayan. Legally talaga, di ba? Pagpakalat-kalat, unearn. So isa sa transportation, ayan si Manu, napakabagal niya. Ayan ang train. So anyway, ang train po dito, hindi po katulad sa Pilipinas na talaga ang bilis. Sila po as long as may nakikitang tumatawid, ayan po, ang bagal po ng takbo ng train nila. Tapos magbabuzzer na sila, pare ma yan. Tsaka lang po yung bibilis pag masdan nyo. Kasi nga may nakatawid na. Ganun. O diba, kita naman ninyong aurahan. So, tapos sa bus naman, doon naman ang sakay ko. So iba po yung ano ng bus, iba po yung ano ng train. Oh. Pero at the same time, yung mga octopus po talaga, yung po talaga most yung ginagamit namin. Ayan. At makikita nyo po dito sa mga guide na yan, may ferry, may LRT, ayan, buses, green minibus. May mga naka-indicate po, lalo doon sa mga kababayan natin, may mga guide din po dito kasi English naman po siya. So wag po mag-worry. Yan. Katulad ito, buses, taxis, green minibus. So ayan. Tapos doon naman po sa mga baguhan o kababayan kung pupunta pa lang dito sa Hong Kong, shout out. Ang unang-una po talagang natututunan dito, kailangan matutunan lalo kapag ka
day off mo na or something, mag-download ka agad kayo ng apps ng ano, ng Hong Kong. So anyway, dito po kasi pagka-train po talaga, by color po sila. So sa line up po yan dyan, mababasa naman po ninyo kung ano po yung lugar na pupuntahan ninyo. Like for example, nandito po, kung ngayon sa Chunmon pupunta po ako ng Shatin, ayan po, green, ayan, Chunmon line. So sa pag-green ako, so nakaka-indicate po kung anong number po ng bus. Ayan, so dito, ayan. So sa una talaga, lalo baguhan, mahihirapan po talaga na intindihin siya. Pero kung matututunan po ninyo unang-una, ilalagay nyo po sa inyong isip ang inyong kulay. Kulay ng inyong train. Kung saan kayo patungo, opo. Tulad ko, nasa color blue ako sa Chunmon Ferry Pier to Yunglong. So, 614 ang train ko. Ganun. Tapos ito po, isa po sa machine. Machine kung saan yung mga wala pong octopus, so pwede pong kumuha dito ng ticket. Yan. Maglalagay po kayo ng amount na nandiyo dyan. Then, kukunin na po ninyo. Earn. Ito po yung mga cents. Ayan po yung mga pwedeng coins na gamitin dito para makakuha kayo ng ticket. Ayan po. So, ito naman po. Ito po yung sa mga itouchable. Yung mga tipong mahina ang... ayan, meron naman diba nakalagay na. Oh, so, kakapain na lang nila. Ganyan. So, touch-touch din sa mga disabled kemirot. At maging dito po sa mga number-number po dito, meron din po naka-indicate. So, itinatouch po nila yan para mabasa nila o mag-guide nila. So, sana all talaga. So, talaga namang napaka advisable po talaga na naway minsan mapapaisip ka na sana meron tayong ganito sa ating bansa. Yung tipong iisipin mo na lang na sana nga, 'di ba? Hindi mahirapan din ng ating mga ibang kababayan natin doon na lalo ko pag malabo na ang mata, gusto nilang yung tipong may alalay lang, ganun. Tapos parang feeling nila maging independent sila. Dito po kasi independent po talaga ang lahat. Kahit po medyo meron na nahihirapan na sila, na magtataka ka rin na aagala sila kahit ganun yung kalagayan nila. So wala po talagang discrimination po dito mostly sa Hong Kong. At ito pong line na to, ayan po kung mapapansin ninyo, ayan po yung line kung saan kinakapa rin po ng mga slightly blind. Opo, kasi po bawat line po dito, ito po yung susundan nila, tapos ito po yung line, ito po yung dots. Ayan mga Lodi Walks. So sana maraming ako na itulong for today. Paki-follow naman ako dyan. Maraming salamat po sa aking mga manugid. Manugid at tagusubaybay. Sana all. So para makita nyo ang transportation, eto yan. Ayan si train. Ayan. Ito yung ilalim ng, bali yung building namin, ito na. Tapos ito naman po ang entry octopus, kung saan po talaga magkaiba siya. So orange po pagpapasok, green po siya pagkalalabas po kayo or e-exit na kayo, mga ganlan. So yan, doon po sa kabilang kanto makikita ninyo, ito yung orange entry. Ayan. Ito naman ang exit, color green. Ayan ang mga Lodi Wops. So anyway, tayo naman ay papunta na sa aking bus kung saan ako ay inaantay na ng aking kaibigan. So ayan, every 30 minutes po nagpapalit po ang mga driver dito sa train. So every station po, ayan, bumaba na si driver, yun naman po nga papalit yung nakadilaw. Ayan. So chika ko ng chika, kailangan tingnan ang bawat side. So pag tumatawid ka, ganun talaga, pak! Mabilis ang kilos po talaga rito sa Hong Kong. At kailangan talaga ay maging active o presence of mind ka, especially kapag nagtatrabaho ka, kailangan ng isip mo yung nasa trabaho rin. Excuse me, o, diba? Daldal ko, diba? So naway nakatulong ang aking kadaldalan para sa mga mahilig mag-tour. Ayan, may mga tip na kayo mga Lodi Wops. Hindi po nawawala sa kanila ang oras, ang orasan sa bawat kanto ng train. Ayan, nakaalis na siya. Na dapat dyan ako sa kadaldalang car. Double decker the bus. Ayan. But anyway, may bago na naman. So, nakalain na po dito. Ito po yung area kung saan na makikita ang mga transportation. Taxi, bus, and train.
So napaka-convenient po talaga. Mostly po ganito po ang kalakaran pag may building. Sa ilalim niya, may transportation na. So ito naman po yung double decker. O yan. Since bukas na siya, arat na ako. So ayan na nga Lodi, nakasakay na ako. Nandito na ako sa loob ng bus. Kung saan ang aking paboritong place ay ang may charger. Bakit? Kasi mahilig ako mag-charge sa power bank o anything na gadgets na lalo sa mga emergency use. At the same time, makagandaan din sa bus nila is yung meron po talagang wifi o wifi talaga, di ba? Kasi kapag kami emergency ka, gusto mo yung makontakt, 5G pa siya. Ayan, nasa ito yung laman ng bus. So dito makikita naman din po din yung dito sa loob ng bus kung saan talaga naman lahat ay may seatbelt. So lahat may seatbelt po siya. So ayan, ayan. Ah, diba? Sinsanay na kami ng hindi anern. So ayan naman po na school, nilalakad ko lang po yan. So yun, after that, meron po kayo nakikita sa loob ng bus, may monitor po dyan. So nakikita ninyo po kung saan po kayo bababa. Ayan. Tapos, bago ka bumaba doon sa bababaan mo, next station pa lang, kailangan mag-press the button ka na. So yun naman po yung makikita yung red button kung saan para malaman ay driver na ikaw or sa kabilang station mayroon na siyang bababa. So naka-ready na si driver. Unlike sa atin sa Pinas na on the spot kung sa ka bababa, doon ka bababa. Dito po advance. So kailangan na mag-press ka na before na bababa ka sa sunod na station. So sinishare ko po ito dahil lalo sa mga baguhang pupunta pa lang, paulit-ulit ako, diba? Ay, ako na ang makulit. So ayan. So ito po ang separate doon sa kabilang train. Bali yung dalawang train na yan, yan. Yung sa kabila papunta, isa pa uwi. Tapos meron po line up talaga rito or isang pilahan talaga ng sakay lang talaga mismo ng bus. Oo. So ganito sila kanina, sa di mo maiwasan na talaga makita ang mga bike. Ganun. So ayan ang mga Lodi Wops, tayo ay papunta na sa ating dapat puntahan. So ayan, pack. O diba? Transportation kung transportation sila. Ayan, mga nagsasakayan ng ating mga pa-zero. So since mask pa rin na tayo, so iba po hindi na po nagmamask, iba naman po nakamask pa rin. Oo. So ayan na. O yung iba naman po talaga, ayan, since malapit lang po kasi dito ang market. Ayan. Tawag po dito sa bus nila is double decker bus. So sa kabilang kanto, yun na po yung kung nilakad ko, yun na po yan. Butterfly Beach. Oo. So yan po yan. Pwede nyo lakarin talaga mula sa aking place. Ayan. So kung mapapansin po ninyo dito sa Hong Kong, more on po talaga dito is yung talagang kabundukan. So yan, nagaan mga stasyon na susunod na stasyon is sa Butterfly Beach. So ayan. Diba, ang bilis lang naman. So, imi-meet ko ang aking friend, Ganor. So, kung maririnig po ninyo ang shoutout na
announcement ko sa second station o sa Judas Station. So pinariremind niya bukod din po doon sa may nakikita kayong monitor na meron din na announcement na bababa na or susunod na station is yun. Kita nyo yung iba, umaakyat na po sila kasi ayaw nila dito sa baba. Yung iba po kasi mas gusto nila yung nasa taas, nakikita po nila yung ganda dito sa ibaba. Pero since ako yung medyo nahihilo, kaya mas pinili ko po dito sa baba pumunta, diba? Lamig na lamig sila. Medyo na nahimik ako dahil magcha-charge ako. Ayan, mga Lode Bobs, naka-charge na tayo. So, at least babang tayo ay nag-aantay since last station ako. So, kailangan natin mag-charge. So, shout out po sa mga bago pa lang po sa aking channel. Shout out. Mag-enjoy nawa kayo. At ako po, igagala ko po kayo sa ganda dito sa Hong Kong. O po, mga Lode Bobs. Para po magkaroon kayo ng idea sa kalakaran at buhay dito sa Hong Kong sa mga kababayan ko na nagbabalak kumunta rito sa Hong Kong o para magtrabaho. Marami rin po ako sa inyong tips. Medyo ang iba dito mga RT, oo, ayaw nila ng anetch, yung tipong hidikitan si Larn. So RT rin pag may time. Transportation nila maging L
LRT. Ayan. Ah, LRT sa Pinas pala yung MTR. Dito na yung mostly magandang place. Makikita nyo yung bridge nila. So yan, ganito kalinis. Mostly kasi, diba, kapag truck-truck na, iba yung daanan ng mga heavy. Yan, sa kanila. Ayan, mostly po talaga mga buildings po talaga, mga residential. Mga yayamanin na yan. Tinakpan niya tayo. Ayan, yung mga Lodi Wops. So, talaga makikita ninyo, may bundok siya, pero may bahay pa rin. Misa mapapaisip ka paano sila nakakaalis dyan. So, meron po dyan transportation. Ayan, mga Lodi Wops. Building, mga residential yan, mga, ayan, medyo angat sa buhay. Medyo angat talaga sa ating mayaman na yan. Ayan, ayan, so kalmado lang po ang lahat. So, pasensya na po at ako hindi po marunong mag-edit, so uncut po talaga lahat ito yung aking ina-upload. So kung mapapansin nyo, walang eme-eme, talaga on the spot po talaga ako mag-video or mag-caption. Ganun. Naway, masubaybayan nyo pang aking journey dito po sa Hong Kong, kung saan ay mag-iilang taon na rin ako dito. At samahan nyo ako sa aking panimula, sa aking pagpasok sa mundo ni YT. Ayan, mga Lodi Wops. O, diba? Yung mga transportation, nagkakaroon po tayo na idea. Marami pa ako i-chichika sa inyo kung paano yung mga gawain nilang boss, lalo doon sa mga shoutout sa OFW. Oo, dahil mga nagtitraining pa dyan. Para may idea kayo. Bababa, pero since magkikita kami, wag na rin, so last station ako. So yan, nagbababa na sila kasi Chun Moon, ano sa ba to? Chun Moon Road, BB nga.
Siyempre na yung babaan, tapos sa kabila, magta-transfer na naman po ng another bus kung saan man sila patungo. Oo, since ako ay sa huli, so bahala sa buhay mo. So marami na po kong chinigay. Sabna natin. God bless you all. Maraming salamat.